kaibigan natin na tayo para sa ating game number 3. The last and final series ng araw. I mean, last and final game ng series nila. Yan. Pagkatapos na itong laban na to, up next natin is going to be a battle between Team Pakbet at Team Lex. Team Lex. Heartthrobs at Raging, I mean, Bursting Heartthrobs at Shiny Horse. Sino ba talaga ang tunay na pogi? Lex o Pakbets? Yun talaga ang magiging labanan. Pero dito na nga binan na ang dalawang burst hero na Harith at itong si Lunox. Basic na yan. Tingnan natin kung maabawi ba this time around. Your team is picking. I mean, sino? Feeling ko 2-1 to eh. 2-1, no? No, 2-1. Pag ito hindi nag 2-1, di ko na lang alam talaga. Hindi ko na lang talaga alam pag hindi ito nag 2-1. Pero... 2-1. Ah, 2-1 yan. Sure yan, sure yan. Pero, uy, Grock! Kinuha na nga dito ng Star Destroyer. Pero kung isipin natin, Raging Spellcasters dito, yun si Dale hindi na lumaro and Sir Eugene ang papasok. Okay. Rapid Murder sa lineup, sabi dito ni Jason. Is picking. We'll see what's about to happen in this game. Pero anyways mga sir, comment na kayo dyan, kanino ba talaga kayo dito sa Spellcasters ba or sa Star Destroyers? Pero maganda yung nakuha ang hero dito na naman ng Star Destroyers. They have a Esmeralda. Esmeralda, no? For the second time around. Isang dahilang bata picking. Nanalo. I mean, na-open eh. Sila dito kasi naka-Esmeralda sila. Pero I think Esmeralda yun eh. Esmeralda yung nagpanalo dun sa game 2. Oo. For the Star Destroyer. Maganda yung kanyang performance. Na-outplay niya dito yung Raging Spellcasters. Ayun, yun yung naging palagan doon. Pero shoutouts muna sa inyong lahat, mga sir. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, pero first series pa lang to. First series pa lang. Meron pa tayong kasunod. Exactly. Okay, meron pa tayong kasunod. Abangan niya yan. Ako po. Mga... Direk, hindi sakit yung ano natin, no? Karma ka. Your team is banning. Dito. Tama mo dito. Ayan o. Daliri ko. Bitin. Zoom mo ng konti. Stretch mo ng konti. Okay. Sa passer pa. Sige pa. Sa passer pa. Sige pa. Kanan mo naman. Move mo naman sa kanan. Sa pa. Is picking. Sa pa. Last one. Yan! Kinain na. Dapat nasa likod dyan. Oo. Yung camera. Baba mo yung camera natin. Tama na yan. Click mo lang yung arrow na yun, no? Bababa. Leo Moore. Yan. Your team is picking. Yan! Okay na. Basic. Pero yun na nga. Game number 3. And this is our first series. Meron pa tayong kasunod, mga sir. Well... Ay, ewan ko na lang talaga. Ito na nga ang dalawang maglalaban na Star Destroyer versus Raging Spellcasters. Diba? Tingnan natin, mga kaibigan. Drugan na ng Twinkle Twinkle. Exactly. Back to the ballgame na naman ulit tayo dito, mga Bestie Wap. So, yun. Nako po. Ang Angela ni Madam Rogine. Nako. Angela. So, hindi siya dito mag-ano. So, hindi siya mag... Poker tricks dito. Sasanib lang siya. Sasanib lang dito. Pero we'll see. What's about to happen. Minotaur, magandang hero to together with the Esmeralda. And yung control dito ng Star Destroyer, napakalupit. Napakalupit. Diba? May chance dito ang Star Destroyer. Oo. Meron talaga. Pero kung sino kasing matalo dito, hindi pa naman uwi. Road to lower bracket lang muna. Lower bracket lang. So, okay lang mga Bestie Wap. Yan. Kumbaga, crucial nga lang. So, ngayon, game number 3 is about to start. Eto na po tayo. Shoutout sa inyong lahat. Here we go sa go, mga kaibigan. So, isang mabilis na recap lang muna tayo dito para sa team ng Raging Spellcasters. We have your Gusion para Adesanya. Dexy naman with Lilia, Cho para kay King Cosmos, Akai for Mr. V, Angela for Rogine. Para naman dito kay Joma, Claude ang gagamitin niya. Welcome tapos to Mobile Legends. Ayun na. Tapos Zai on that Esmeralda from Luna on Grock.
record for the Team Ward and GGEZ dito sa kanyang Minotaur. Alright, alright, alright. Fire him up! Fire him up! Fire him up! Let's go! Sa go, mga kaibigan! So, we'll see. Raging Spellcasters with a... Well, tingnan natin. Pero, para sa akin, saan nila man eh. Nasaan nila ang Nostra ko eh. Nasaan lang Nostradamus ko eh. Mga bestie. Nostra, Nostra, no? Dito sa ano, sa Raging Spellcasters. Ako, Star Destroyer ako dito eh. Kasi na-open na naman yung Esmeralda eh. Yung Esmeralda na alam naman talaga natin, isa sa naging dahilan kung bakit nanalo ang Star Destroyer nung Game 2. Diba? So ngayon, tingnan natin kung uubra ba ang Esmeralda sa Star Destroyer ngayon. Exactly. Diba? So here's the thing, mga ibigan. 1 minute na tayo dito. So this time around, wala pa namang nakakuha ng unang kin. Yan. Pero, papalag pa. Tingnan natin kung ano mo yung mangyayari dito. Crab, ano muna yung crab objective. Sa top lane, sinakuha ng Yappy. Crab. Ako si Joma, dalawang crab dito po si Star Destroyer, pero GG Easy na pag-flicker out lang din naman. Pwede na. Yan, yan, yan. Pero mid lane, ha? Mid lane, all free for the Star Destroyer, and Leomord can get a free XP, free money, diba? Kumbaga free lahat para dito kay Leomord. Solve nga naman dito. Pero si Zai dyan, nakita si Dexley with her Lilia. Oops. Naku po. Pampamisang takot. Akas na lang. Rob Luna ang mabubuhay. Nope. First blood. First blood pa has been taken by Raging Spellcaster. Tatay na round pa nga sila. Nasa kanila na ang bola na resurrecting soon. Ayan. Naku po. We'll see what's about to happen. And right now, Joma, together with GGEZ, medyo nanganganib sila. Pinapasok dito sa may likod. Pero what a creep cut by the Raging Spellcasters. Kaso buhay pa rin naman itong si Joma. Muntikan lang ha. Isa na lang. Isang one hit ka na lang talaga. There goes. There goes. Headshot sa ulo. Patay si Joma. Pero we'll see. Ano kayang magagawa dito ng ano, ng Star Destroyer. Kasi all odds are on them. Wala silang ano dito. Pro player. Diba? Yun yung ano nila, pero teka lang. King Cosmos. Oh, mabibigyan ata. Hindi pa rin. Maganda. Nabuhay pa nga dito yung Chupamore. Nabuhay din dito. Nice. Diba? Mami sapatos na naglalakad dun. Ha? Naiwan, no? Naiwan yung sapatos. Naiwan yung sapatos. Naiwan yung sapatos. Napaulit, pero teka lang. Ito na nga. Bakit ganun? But ganun nata pag isa sa skill niya. Hindi ko pa kasi napag-aaralan to si Lilia eh. Ayun, no, Lilia, no? Sapatos na siya. Kulit gano. Kasi most likely naaban ang Lilia sa mga tournaments. Oo. Oh. Pero since di naman professional tournament, it's fine. Magkakatuwaan lang to eh. Katuwaan lang to. Pero tignan natin yung game na to kasi hindi katuwaan para sa dalawang team. Game number 3 na to, iseryosohan na, pero grabbing Minowan's Fury. The turtle will be taken by Grock, pero hindi pa nga sila tapos. Makukuha pa nga yata si Akai. There goes Esmeralda taking him down. Damay din mga ibigan, pero hindi nakatakas. Pero yung gala, third round kill pa. Grabe naman that healing capability naman ni Dexie dun kakaiba with a spell bump. Pero Zai dito lumalaban against Dizanya together with Angela. Sakay lang, pero naku po, papalag Esmeralda. He will gonna go down ba? Oh! Kailangan niya makatakas, pero si Regine na pag-flicker out lang, disengage. Rob Blue na ang naiwan dito. He will sacrifice na lang para makatakas na lang si Zai dyan, pero babalik pero na oh, Falling Star Moon, pumalag pa nga. Muntik na si Dengsi, pero Rob Blue na was able to escape. Maganda yon kasi ang tank, hindi yan ganun kabilis bumalik sa ano eh, bumalik sa laban. So kung mabubuhay siya, at least, di ba? At least naman mabilis siya makaka-respo. Pero teka lang, itong si Zai may iipit. Grabe na talaga yung Hurricane! Dalawa, grabe! Pero bali pero wala, teka wala lang. Output. Pero wala. Lang, muntik pa si King Napakatay Cosmos pa. Dito. Mabibigyan din yata, pero naku po, inahanap. Walang damage output. Nababaka. Dash out na lang din. Pero in top turret na lang ang kinuha ni Kuya Joma. Pero makakasilubong yata si Joe. Pero teka lang, grabe naman! Uhu! Nakataas pa nga. Aray, siya pa nga ang mababurst yata, mga Joma? Ibigan. Joma? Aray. Joma pa nga nabigyan. King Cosmos was able to escape at grabe ang habulan. From mid to top, King Cosmos kaya pang maka-escape. Meron pa yung Shun po. And there goes the mega kill. Grabe naman talaga. Makukuha pa si Leomord ng Star Destroyer. Grabe. Ano kaya mangyayari dito?
King Badger, shoutout din daw. Tapon si Jugs at Teddy. Jugs lang pala ngayon, King Badger naman. Badger. Pero ngayon mga sir, 7-1 ang score. Raging Spellcaster, nasa kanila pasarad ang kalamangan. Turtle resurrecting soon. Ayan na nga, pero papasok na nga dito si Smeralda. They'll try to take down itong si Regine. Nakasanib dito kay Denxi. He was able to escape. And grabe naman yung rotation dito ng Star Destroyer. What a Minowild Fury. Kaso nga lang, hindi pa naman. Grabe naman talaga. Denxi was able to escape. Nakakuha pa siya ng isa. Leomard na mapapatay na din. And there goes the double kill. What a play by Denxi. And right now, Denxi pumapalag sa apat. There goes Angela taking down one as well. 3-for-1 trade. Esmeralda shutting down etong si Denxi. 4-for-2 trade. A double kill. 3-for-2 trade, pero King Cosmos pushing the top lane. Grabe, grabe ang pangyayari. Yung ano, yung connection dun, ha? Lilia tsaka ano? Lilia Angela. Against 3. Pumalag. Against 4 nga, to be exact. Ganun kahirap hulihin ang bagong hero. Hero. Grabe, nawatagang mga karirin. King Cosmos dito na. Oh, where can? Si Ajan. 11-3 ang ating score, pero mukhang madadami si Disanya yata ang magiging trade, pero hindi na lang din. GG easy na, oh, wala palang Disanya? Ulti, pero pumlicker na lang. Ayun na. What a close. Asarago. What a close enough. What a close enough. Pero teka lang, Mr. V. Enough. Mr. V, matakas. Try to escape. Okay. May sprint eh. May sprint. Oo. Ako po, Mr. V. Namatay. Parang palang ulti ni Weaver, yung ulti ni Lilia. Okay, ang tawag dito? Ay, Time lapse. Kung magbabalik siya sa nakaraan dun sa buhay niya, di ba? Like, 5 seconds ago. Oo, tas tanggal yun, di ba? Pero sa dito, like, siguro baka 3 seconds ago lang sa bago. Oo. Teka lang, what a kick, what a control. There goes, so easy. Oh, wala. May hurricane dance pa. Ganawang hindi titipidin ng ulti sa'yo. Oo, ginawang corn beef. Ginawang tapa. Oh, na Tom Jones naman yun. Ano na ito? Doon din ako. Parang gusto ko magtulay si bigla. Pero anyways, eto na nga. Napag-usapan na nga yung baka dito. 12-4 na yung score natin. Yung Star Destroyers, kailangan nilang umasa dito sa set ng baka, which is the Minoan's Fury, para nga magkaroon dito ng space itong si Zai to take some shield, to take a lot or to give a lot of damage dito sa Raging Spellcasters. Exactly. Diba? Kailangan lang bumawi this time. So, Disanya. Pero good out by Disanya. Nahabol ba? Good Mamba out. Mamba out lang. Diba? Binibasican lang dito. Baka madali pa eh. Oo, okay, pero teka lang. Itong game Wrecker. Yun lang! Oh! Kick again from what King Cosmos catches Wrecker. Pero yun nga lang, Hurricane Dust naman dito para kay Mr. V. Magkagulatan na nga mga kaibigan, 2 against 4. Pero asan ang kanilang focus dito? Sino ba talaga? Ayun na nga. Akay. Pero ito, Akay na lang. Wala na. Wala pang nakuha. Sprint is out. Nakatakas na naman dito si Mr. V. No trade na naganap. Pero teka lang, naku po, ang ganda pasok naman talaga. Gusyon taking down Claude. Hindi pa nga sila tapos. Kung sinusubukan kunin itong si Ghost, maiipit sa dalawa. Magkakapatayan ng Alimor. Finishing off Gusyon. Wala nang kawala. Pero walang kawala. Easy dito with this Minotaur. 1-for-1. Naku po, kinukulit lang sila dito ni Dexy. Pero napag-flicker out lang din naman. Launch attack! Mapalag ang Star Destroyers, ha? Oo. Barating here, yung push, ang map control, ang lugi sila. Yan na nga. Diba? Grabe naman talaga dito. Pero si Dexy kumukuha lang dito ng buff, hindi pa siya gaanong nagpaparamdam dun sa mga clash. Diba? Kumbaga, bihira pa natin makita. Bilang pa lang. Dun pa lang sa dinalaw siya sa bot. So, kailangan mag-ingat dito ng Star Destroyer kasi marahil nakakukuha na yan ng farm na kailangan niya. Check nga natin items nila, Lods. Check natin items nila. Dexy, kita mo naman, 2 item setup na agad siya dito. And pwedeng-pwede siya makakuha ng kill with those 2 core items. Pwedeng-pwede na yan. Papalag diba? Mga ibigan, pero you'll see this time around. Naku po, ayun, score, disengaged lang din parehas. Yan na nga, pero kita mo naman, Dexy. Split pushing, there goes Raging Spellcasters, destroying another tier 2 bottom tower. Tier 2 bottom tower. Ano, pay? Diyan sa bilog? Ah, sa sapatos! Sapatos. Ah, okay. Kaya pala may sapatos dun, no? Stand in my own. Ano yan? Yung kasabihan na ganun. Tumayo ka sa sapatos ko. Diba? Pero we'll see what's about to happen in this game. Naku po, King Cosmos, mahuhuli ba? Ah, sarado. Pero wala siya pa. Finished mo siya. May ano siya.
Meron pang isang chance, pero teka lang. Oh. Nako. Kitain na natin. Meron sapatos na yun. Oo, oh, tapos meron pa siyang winter truncheon, no? Sobrang hirap na patayin nun. Diba? Pero we'll see what's about to happen in this game ngayon. Si Chu, kumukulit na lang sa taas while yung mid lane ng Star Destroyer eh inopollute ng Raging Spellcaster. Diba? Launch attack. 13-5 ang aring score, 10 minutes and 50 seconds of our game time. Oh, lamang dito ang Raging Spellcaster pero yun, Zaijan doon nagpahulit, nagpapitas pa against Raging Spellcaster. Grabe nga yun. Grabe nga yun. Nahihirapan sila dito. And right now, sobrang solid ng hero na yun, no? Mabili nga. Oo nga, sobrang sulit eh. Mabili nga. Magamit mo lang ng tama, okay na. Oo. Burst na nimble hero. Kumbaga, madali siya maka-burst and nahirap niyang patayin. Pero teka lang, naku, Gusion taking down Humord as well. Etong si Rob, sinusubukan na lang nilang humapol. Pero wala eh, wala silang magagawa dyan. Mahihirapan at mahirapan sila. Pero we'll see. We'll see what's about to happen in this game. Kasi itong Star Destroyer, kaya pa yung pumalag. Gaya ng sabi natin, 12 to 13 minute mark pa, pwedeng umusbong ang isang marksman. And meron namang claw dito ang Star Destroyer. Tignan natin pa paano nila gagamitin. Pero teka lang, pumapasok na nga. Akala ko, papalagang ito yun eh. Tori yun eh. Pero King Cosmos, nakakapila to. Oh, 15-5 na ang ating score natin. Kaya ng alamangan dito ang Rage Spellcaster with a 5k gold lead. So pwede. Pa. Lord is now up. Tignan natin, pero yung Indance at still up yan. Pero naku po, Milowans Fury yung ginamit ni GG. Easy. Mr. V, di-disengage siya lang. Yung nagagamit na kanyang Yurik Indance. Tinawag nga si Barbiel Wrecker with an ultimate. Ala. Naku po. Wala pa din. Wala pa akong baga. Tamakambahan pa din. Oh, kasakasa pa lang. Tutukan pa lang dito ng barrel. Wala tutukan pang, pa lang ng barrel. Putukang nagaganap. Exactly. Teka lang. Another one. Another one. Disengage lang sila. Pero 15-5 yung score natin. Ooh, ha. Pero there goes Gusion. Oo. Bigyan ng day yung dito. Bigyan. Pero teka lang. Iikot ba? Sinusubukan mong huli dito ni Mr. V. Pero right now, Robluna will try to escape. Napa-ult out niya siya eh. So alam nila na wala nang ult dito si Grock. Papasok kung pasok. There goes Gusion. Sabi lang banda. Lumiter dito. Nanlalambot pa. Parang ginagawa. Tapa talaga. Nagpakay pa rin siya. Zay, nadamay natin. Last man standing si Joma. Siya ba mo? Papawipe out sa team niya. Hindi na lang din. Walang nakuha ang kill dito. Ang Star Destroyers at mukhang DC6 na. For sorry. Ito yung mga makukuha na ng Raging Spellcaster yata ang kanilang panalo. Pero hindi. Gusto pa ng Lord. Ayaw pang retain yung Torres sa top at sa mid. Respect yun. Respect yun. Kasi alam nila na kaya pang bumawi ng Star Destroyer. Meron silang marksman. So kailangan talaga dito ng Raging Spellcaster maging sure sa mga desisyon nila. And good thing na kumuha sila dito ng isang Lord. Diba? Kailangan wag na lang bitawan dito ang kalamangan yan, na meron sila ngayon. Kasi pag nagpakampante ka, mahirap eh. Lalo't merong kulod ang kabila. And isipin nyo mga sir, playoffs to. Pag napunta ka dito sa lower bracket, parang mahirap huminga eh. Parang mahirap huminga kapag nasa lower bracket ka. Every move is crucial. Exactly. So, upper bracket talaga. Placement talaga sa upper bracket yung napaka-importante. Teka lang. Tignan natin. Barbell, tinawag. Pangapalag. Malaki-laki. Pero ito ka, with the ultimate. Parang show, we ready na. Ito na, palag pa. Ako po, tatakas. Pero Wrecker, muntik na dito. Madami yun. Nakadapay, tumigin na nga din talaga. 3-man knock-up na naman para kay Short Me 2-man, rather. GG easy. Like escape, pero patay pa rin. Ako po, 3 against 5. Kompleto pa rin dito. Raging Spellcasters, Rob Luna. Ito, Joma with the Blazing Duet. King Cosmos ba yata ang kanyang mahuhuli? Yun, na-shutdown lang din sa bilang banda. Pero si Zaijan doon, nadamay pa. Mga kaibigan, si Joma nakita. Nidisaan niya. Double kill para sa kanya. Lord, kumakatok na. Last man standing. Last line of defense, Rob Luna. He will get a goal down. Pero di, I think ito na yun. Andito si Lord. Andito yung creep wave. And apat sa Raging Spellcasters ang babasag. And right now, the game number 3 will go to the Raging Spellcasters with a 2-1 score. Binisigan lang dito. Binisigan. Victory! Okay, so Raging Spellcasters, upper bracket pa rin sila. Upper bracket pa rin sila. Star Destroyers, lower bracket naman sila. Lower bracket naman sila dito.